Well, well, well. Hello mga Bebshi! For today's mini vlog mga Bebshi, gagawa nga ako ngayon ng moron na suman. Bibili nga sana ako ng glutinous flour na ready-made na kaso nga lang. Sarado nga yung tindahan na pinagbilhan ko. Kaya naman ay bumili na lang ako ng malagkit na bigas. Pinagaling na lang namin ng malagkit na bigas tapos bumili na nga lang din kami ng niyog. Gagamit kasi ako dito ng gata mga Bebshi. Nandito na nga kami sa bukid at agad nga kaming kumuha ng dahon ng saging. Si Hubby na nga ang kumuha, baka daw ako ay madulas, charot. Pinakamalaking dahon pa talaga ang kinuha niya. Since hindi pa ako nakatikim ng moron na suman mga Bebshi, kaya naman ngayon ay gagawa ako. Tingnan nyo naman itong dahon ng saging mga Bebshi ay pagkalaki nga naman. Kung hindi pa kayo nakagawa ng moron na suman mga Bebshi ay gayahin nyo to. Madali lang din naman ang recipe na to kaya naman ay perfect din naman itong pangparis ng kape. Idagdag nyo na din ito sa mga kakanina siniserve nyo. Gumawa na nga din si Abby dito ng apoy. Tapos dito naman sa malinis na kawali naglagay ako ng 1 cup na glutinous flour, 1 cup na rice flour. Sunod ko namang nilagay ay 1 cup na white sugar tapos 1 1/2 cup na gata or coconut milk. Halu-haluin lang ito mga Bebshi hanggang sa mag-sticky na siya. Suman na moron ay dalawang flavor to mga Bebshi. Ang isa naman flavor nito ay chocolate. Una ko ang ginawa dito ay natural flavor niya. At alam nyo ba mga Bebshi, isa ito sa sweet delicacies ng mga Bisaya. Pagka ganyan na siya ka-sticky mga Bebshi ay hanguin mo na. Sunod ko namang gagawin dito ay ang chocolate flavor. Una ko ang nilagay sa kawali ay ang 1 1/2 cup na kakanggata. Sunod naman ay 1 cup na rice flour tapos 1 cup din na glutinous flour. Idagdag mo na din ang 1 1/4 cup na brown sugar tapos 1/3 na cocoa powder. Halu-haluin lang din ito mga Bebshi hanggang sa mag-sticky na rin siya. Medium low lang ang apoy mga Bebshi para naman na hindi siya masyadong dumikit at hindi masunog. Pagkatapos ng ilang minuto mga Bebshi at nag-sticky na siya ay hanguin mo na din. At dahil naluto ng dalawang ingredients na gagamitin natin mga Bebshi, dito naman ay naghalog kami ng dahon ng saging. Dito naman sa mesa ay prinipare na namin ang gagamitin. Ito na nga din ang dahon ng saging, sinukat na namin yan para magpantay-pantay mga Bebshi at ito na nga din ang mga ingredients. Kumuha ka lang ng 1 tablespoon tapos i-roll mo ito mga Bebshi gamit ang dahon ng saging. As a first time na gumawa nito, medyo nahirapan nga ako mga Bebshi. Kayo na bahala kung anong diskarte niyo mga Bebshi. Basta ako, gusto ko ganyan lang ang itsura niya. Pag na-roll mo na ng maayos mga Bebshi, i-cover na natin ito sa dahon ng saging. Pagkatapos mga Bebshi, italian lang yan. Dahil curious nga din itong sister-in-law ko, kaya naman itinulungan niya din ako dito. Habang nag-roll kami dyan mga Bebshi, ay shoutout ko muna yung mga nag-share sa akin mga videos. Normito Artana Alibanto, Joseph Montano Abayan, Archimedes Cruz, Morabel Alvarez, Jola Hostiniani, Rica Rinopal, Nova Milindungan, ZHL, Chiclo, Jam Rapero, Ayana Bujidor Medjavela, Myra Estrada, Villanueva Fabria Gilo, Jacqueline Hostiniani, Yunes and Mirasol Montalban. Maraming salamat sa pag-share na aking mga videos mga Bebshi. At dahil tapos na nga namin itong na-roll mga Bebshi, sunod naman ay i-steam namin to. 30 to 50 minutes in medium heat lang mga Bebshi. Pagkatapos ng 30 to 50 minutes mga Bebshi ay mag-try kayo ng isa. Kung hindi pa siya lato, i-steam nyo pa ng mga ilang minuto. Ayan na nga mga Bebshi, naluto na nga itong moron na suman kaya hinango ko na dito sa basket. Ilalako ko na ito mamaya, charot. Yes mga Bebshi, pwede nyo din itong gawing negosyo. Kung mahilig ka naman sa matamis mga Bebshi, ay perfect na perfect to sayo ang moron na suman. At dahil nahango ko na lahat sa basket, at dito naman sa plato ay naglagay ako para na nga din ay makakain na ako mga Bebshi. Excited pa nga ako ditong buksan mga Bebshi dahil first time ko talagang kumain ng moro na suman. Hindi ko nga naman akalain mga Bebshi na kahit first time kong gumawa ay hindi ako napalpa. Buti na nga lang din, ang hirap pa namang mag-roll nito, charot. Naghati na nga ako dito ng sakto lang para nga din ay matikman ko na. Ang sarap-sarap niya talaga mga Bebshi, tapos matamis siya. Kung mahilig din kayong mag-coffee mga Bebshi ay perfect din itong i-partner. I-share niyo din itong idea sa mga kaibigan niyo mga Bebshi. Kaya naman please share, comment down kung taga saan kayo and then react na din mga Bebshi. That's all mga Bebshi. Maraming salamat. Bye!